guys, nandito naman po tayo sa ating troubleshooting. Troubleshoot natin to yung positive 2 na condenser unit. Check natin yung pressure heater. So, ayan po, ito po yung compressor niya, Kuplan Disca, so with Corsense technology. So, pag bumaba yung level ng oil, so ito din yung nagpuputik sa compressor. So, ang i-check natin ngayon is ang itong oil heater. Ayan guys, hindi siya nag-energize itong heater na to. Pag-check ko ngayon sa heater kanina, hindi siya nag-energize yung isa habang nakahinto yung compressor. So, ngayon, i-check natin kung bakit siya hindi nag-energize. So, i-check natin yung wirings. So, kabit muna natin dyan siya. Ayan, ito yung wirings niya. So, papunta dito. So, ngayon, susubaybayin natin yung wire niya saan papunta. So, check natin doon sa may control panel. So ngayon nandito tayo sa control panel. Ito po yung cable niya. So ito. So, ngayon itong wire na to, nandito siya napunta. So solid black ang dalawa na to. So sabayin siya dito. So ayan, nandito siya sa nito. So may siya, may fuse holder. So dumaan siya ng fuse. So yan ang i-check natin ngayon. So ngayon guys, i-check natin yung voltahe niya. Dahil nakakunik yan dito ang isang nito, yung isang power nito. Check natin yung voltahe dahil may fuse sa dito. So check natin yung incoming. So meron po siyang 247 gumagana yung contact niya dito sa may yung auxiliary contact niya. Umandar ang compressor, pag open ang auxiliary niya, yung heater niya na andar. Pag naka-off yung compressor tsaka ang auxiliary niya mag-activate, so mag-on yung normally close niya, so para napapunta dun sa compressor. So ito yung incoming niya ngayon. So may 247 volts. So ngayon i-check natin yung output niya tsaka yung output ng fuse. So ang output ng fuse niya, meron po siya. Ayan, 247 volts din. So ngayon itong output ng yung terminal niya papuntang heater. So ito nga check natin ngayon last. So wala po siyang lumabas na output na voltahe. So pero ang fuse niya, buo yung fuse. So tingnan natin yung fuse. So check natin muna yung fuse. So ayan po, ang fuse niya is 8 ampere, 250 volts. So check natin yung fuse niya. So okay yung fuse. So wala siyang hindi siya sira, buo yung fuse niya. So ngayon ang problema nito is yung contact niya dito sa loob, yung clip ng fuse. So hindi siya nag-clip ng maayos sa terminal, kaya siguro maluwag. So sungkitin natin para mag-contact siya, magsikip punti. So ayan, medyo yan, okay na siguro yan. So ibalik natin yung fuse. Ayan po, balik natin yung fuse. So close natin ulit yung fuse holder niya. Saka i-aksara natin. So ngayon, testing ulit tayo sa
pultahin niya kung meron na siya. Napakasimpleng troubleshooting lang po. Dahil kailangan kasi yung unit, ma-monitor mo, ma-check mo lahat kung nag-function lahat yung mga device. Ayan po, meron po siyang 247 volts. Check natin yung output ng BIOS. Ngayon, meron na po siyang output na 247 volts. So, ibig sabihin na may voltahe na pumasok doon sa heater. So, ngayon, i-check natin natin yung heater kung nag-energize siya. Yeah, so, ang i-check natin muna ngayon yung resistance ng heater kung may resistance din siya. Ayan po, may resistance po yung heater, 0.59 kilo-ohms. So, may resistance po yung heater. So, ibig sabihin yung heater is okay pa siya. I-check natin yung heater kung nag-energize na siya. So, ayan, binalikan natin yung fuse niya. So, double check natin yung voltahe ulit. So, ayan po, may 247 volts. So, meron po siyang voltahe ngayon. So, ngayon, punta tayo dito doon sa heater. So, ngayon guys, chine-check natin ulit yung voltahe niya dito papuntang heater. So, ayan po, may 247 volts pa rin. So, ngayon, chine-check natin yung heater kung nag-energize siya. So, ilabas natin konti. Tsaka, kukunan natin ang laser temperature. 128 degrees 131 degrees. So, ibig sabihin yung heater niya gumagana, nag-energize na siya. So, yan po ang purpose ng heater. So, yan po ang purpose ng heater dito sa compressor. So, yan po. Okay na. May nag-energize na siya. So, ang problema, yung ano lang, nag-lose contact lang yung ano, sa contact doon sa fuse. So, ngayon, okay na. So, yan po. So, ngayon, ipapasok ulit natin yung heater sa loob nitong ano niya. Sa loob ng compressor. So, nakita mo yung dalawang maraming butas na yan. So, dyan natin ipipisto yung lock ng heater. So, ayan po yung lock ng heater. So, dyan natin ipaganyan natin yan. Ayan. So, medyo maluwag siya. So, adjustan natin konti. Lock na po yung heater niya. So, ngayon, okay na po siya. Tsaka yung label ng oil. So, nandito yung label ng oil niya. So, okay lang. Nasa kalahati yung label niya. So, ayan po. So, ngayon, i-double check din natin yung amperahe ng compressor. So, pandahin natin siya. So, ayan po yung timer niya. Nagka-time pa po siya. So, hintay natin. So, ito yung ano niya, yung timer ng isang contactor. Itong T3, ito naman sa isang contactor. Sabay. So, ayan po yung perahe niya, 16 po yan. Dapat pag umandar yung compressor, dapat yung heater, patay po siya. Hindi po siya nag-activate. So, testin natin yung incoming supply niya papuntang heater. So, tingnan nyo, wala. Meron siya kanina ng 240 volts habang naka-off yung compressor. Pag kumandar ang compressor, ito ang dapat niya, dapat naka-off siya. So, wala siyang voltay na mapasok doon sa heater dahil para hindi siya mag-energize yung heater niya habang kumandar yung compressor. So, yan po tamang ano niya, yung procedure niya. So, dapat pag kumandar yung compressor, dapat yung heater off. So, wala po siyang power dito ngayon sa output niya. Wala po siya. Ayan po. So, pag namatay yung compressor, pag nag-off, pag automatic yung compressor, dapat yung heater pag-energize. So, may voltahe po ditong papasok. So,
So yan po ang tama niya. So okay siya. So wala siyang problema ngayon.